plano ito sa pagsalakay mo sa gintong isla. Naniniwala mo na si Tamang Jen. Reyna, pagbi na! Si Prince Irvin daw. Pagkatulog dito ngayon. Sa lupong niyo ang mayawang na Irvin na yan! Ina! Iniwasap ako! Ririsa, huwag ka nang makialam dito! Sigurado ka dadalhin mo yan? Kailan ko itong gawin, Brigid? Saan naman din ang patay na si Prinsipe Irvin. Sige po, tayo. Uwi na ako, ha. Sasama na kita. Sasama na kita. Pare, ikaw na bahala dyan, ha. Mabalik ako. Tara. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka na munang bumalik dito dahil delikado? Sir, don't patawad po. Pero meron po sana kayo ibibigay kay Prinsipe Irvin. Matagal ko na po dapat na ginawa ito. Wala na si Prinsipe Irvin dito. Naging paglaban na siya kay Octopina. Siya. Ano ba yun? Ang pinis na kapangyarihan. Sa akin po siya. Ito nga. Ito ang pulang perlas. Sige, puntahan na natin siya bago mahuli ang lahat. Tay, nandito pa yung itim. Wala dito yung pula. Aris, halika na. Thank you.
ka ng ina ko. Sumuko ka na. Para sa akin. Para sa anak natin. Hindi tayo abot! Mutya! May kapangyarihan ang tinig mo. Kumanta ka, subukan mo! Sana ang buhay ay walang dulog o hangganan. Sana'y wala nang taong mahirap o mayaman. Sana'y isang kulay. Sana'y wala nang away. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Pinabawi ko na sa iyo sa lapang ng aking ama. Tapos na ang maliligayang araw ninyo sa islang ito. Ang bundok niya! Naging ginto! Isa siyang maharlika! Pero si Mutya, lalo akong lumangas sa kanya. Isipin mo, sinugod niya ang labanan na hindi nalalaman kung anong pwede mangyari sa kanya. Ibigay sa kanya ng protectors. Kanino pa ba siya magmamana? Kundi sa ama niya. Lolo Sheldon, nararamdaman mo din ba sa puso mo, Haring Irving? Hindi lamang ordinaryong bata si Mutya. Ang mga pagkakataong nakasama natin siya, sa tingin ko pinagtitiyak ng panahon. Pero alam nating lahat na ang may gintong buntot ay dukong Maharlika. Sa kasaysayan ng mga sirena, tanging si Harry Merrick, ikaw at ang magiging anak mo lang ang may gintong buntot. Alam ko. At wala nang sinabi sa akin si Cordelia kung nabungan na aming paglumaw. Ramdam ko. Sigurado ako.
Ano po si Mutya? Kaya siguro galit na galit sa iyo si Cordelia. Dahil hindi lamang kasawian sa pag-ibig ang iniwan mo. Baka pati siya. Kailangan ko makausap si Cordelia. Kailangan malaman na lang. Pero sa ngayon, hahayaan ko na munang mamunay si Mutya sa lupa habang inaayos natin ang lahat. At si Tonyo, kakausapin ko rin siya. Kailangan kong malaman kung paano napunta sa kanya anak ko. Gusto ko rin kasama ko si Mutya nang mapaya ko. Halika na. Umalis na tayo dito. Hinahanap ka na ng inaatan Lola Reyna mo. Ayoko. Huwag mo akong hawakan. Pabayaan mo ako dito. Nagustuhan ba ang kasiyahan natin ngayon? Opo. Maraming salamat nga pala sa tulong na binigay mo sa amin po. Ikaw, ang pinakamatapang na katao sa araw na ito. Talaga po? Oo naman. Ako, ikikwento ko po ito sa kuya ko at tatay ko. At tingnan niyo po, oh. Magkapareho na po tayo ng buntot. Oo nga. Magkapareho tayo ng buntot. Kaya nga gusto ko, tawagin mo rin sana akong Ama. Po? Ama? Oo, Mutya. Pwede mo naman ako tawaging ama dito sa amin. Pwede po ba yun? Oo. Pwede ka magkaroon ng dalawang ama. Meron kang ama sa lupa. Meron ka rin ama dito sa dagat. At ako yun. Ayaw mo nun. Dalawa kaming magmamahal sa'yo. Katapos, dalawa rin kami magkagabay sa'yo. O, halika na mo dyan. Iahatid na kita sa inyo. Baka nag-aalala na ng tatay mo at ang Kuya Aris mo. Basta tatandaan mo. Meron kang mauwian dito sa amin. At meron kang ama na nagmamahal sa'yo. Saan layo na nalakbay natin, ah? Tay! Tayo na sila, oh! Mucha! Ba't umalis ka sa eskwela mo? Ang dami kayo nag-aalala sa'yo. Mucha, bakit bigla ka namang umalis? Wala ka man lang pinagpaalaman. Muntik na masira yung ulo ko sa'yo, ah! Ha, pagpaumanin nyo na po, Tonyo. Ako na humihingi ng tawad. Di naman mapapasama siguro si Mutya, kundi dahil sa akin. Pero gusto kong malaman nyo, nang dahil kay Mutya, nagtagumpay kami. Nang dahil kay Mutya, nabawi namin ang isla. Dahil wala na po sa Reynok, Tapina, hindi ko po malaking ipo-ipo. At hindi na po sa Sipin si Fabian, sana po si Harin Irwin. Tingnan nyo pong buntot ko. Hindi na batik-batik. Purong ginto na. Magkapareho na kami. Ah, congratulations po kung ganun. Ah, Mutya, halika na. Sandali lamang, Tonyo. Alam ko na ang lahat. Ang lahat. Ay, hindi ko alam kung ano pinagsasabi mo eh. Alam ko malapit na kaugnayan ninyo ni Cordelia. Hindi ko alam kung paano pero... Pero sasabihin ko sa inyong lahat.
Sa ngayon, kailangan ko lang ayusin ang aking kaharian dahil nagkakagulo kami ron. Pero magkatapos ng lahat, mag-usap tayo. Mag-usapan natin ito. Mucha, di ka na. Tay, pwede po bang lumangoy sa tabi ng bangka niyo? Sige na. Sa tingin ko, hanggang dito na lamang si Prince, si Haring Erwin pala. Mucha, nasa na yung pulang perlas? Haring Erwin, alam ko pong hinahanap niyo po yung pulang perlas. Pasensya na po kung itinago po namin ito sa inyo. Eh, ito lang po kasi yung paraan para bumalik po yung paa po ni Mutya. Erwin, sa ila lang po ito. Hindi, Mutya. Sa iyo na muna yan. Ikaw ang dapat na tagapangalaga niya. Oo. Pangalagaan mo ito, ha? At huwag na huwag mong aabusuhin ang kapangyarihan ito. Balang araw, kailanganin ko ulit ang pulang peras na yan. Hihiraming ko na lang sa siyo. Kaya alagaan mo ito na mabuti. Salamat po. Maraming salamat po. At sana huwag ninyong pagbabawalan si Mika ng karagdaga. Gusto ko sana magkaroon pa ako ng panahon para makita at makasama siya. Ayoko rin po ng gulo. Ang sa akin lang po, sana kung ano yung totoo doon. Mucha, pwede ba kita mayakap? Dito ka pupunta. Diba? Ginawa mo na ito noon. Hinahanap ka nila yung Octopina. Lumipat na tayo ng isla. Hindi na muna tayo sa gintong isla babalik. Tsaka, anong ginagawa mo dito? Sinundan ko sinabot siya. Ayun o. Teka. Kinala ko yung lalaki, Mina. Diba siya yung hinahanap ni Reina Octopina? Kaano-ano ba sila ni Mutya? Hindi ba? Yung itim na perlas. Yung itim na perlas, nasa kanya yun eh. Kasi pagpahinga na ang mga kataw, hindi ka na nila makitay. Pahinga na rin kayo, Lolo Sheldon. Maraming salamat sa lahat. Hindi na, Lolo Shelton. Mas mabuti nang nakain mo siya muna ito. Hindi naman siya pag-iinteresahan at pag-iina. Hindi sila makakapunta doon.
isa pa, kailangan niya ito para magkapasya. Karukay! Ano ba naman ito? Mahal na Reyna, ayoko na masikip. Ayoko na mainit. Ayoko na mabaho. Ayoko na putin! Edi umalis ka para lumuwag dito sa kuweba! Ano ba kina naman? Nagbibiro lang naman ako. Taray, mga Liforis mo na pabalik. Anong balita? Natutulog na ba ang bagong hari sa kuweba ko? Huh? Ang pulang belas? Nakimudya? At nasa lupa na? Nawalan na ako ng pag-asa. Lintik na bata yan. Siya lang pala ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Alam ko kung nasan siya, Luna Reyna. Kailangang makuha natin ang batang yon. Kailangang makuha natin si Butya. Sak ng mga itim na sirena, bubuhos naman ang mga problema. Chavita, anong nangyayari sa balat mo? May sakit ang apo ko. Nalaman na si Mutya ay tunay na maharlika. Tatanong pa lang naman po kay Haring Irvin kung bakit po kapareon kami ng bunto at baka tatay ko po siya. Tumigil ka na, Mutya, ha? Papuloy na kita. Pasensya na, Aris, pero kailangan malaman ni Mutya ang katotohanan. Mutya, di kita anak. Sino po ang ama ko? Si Irvin. Kumapit na sa agos ng bawat tagpo. Laro tayo. Tago-taguan. Ikaw ang taya. Sige ba? Tumama ka sa akin! Bitawan niyo pa! Huwag ka maingay! Pablo S. Gomez's Mutya. Pagkatapos ng TV Patrol. Music